seconds remaining. Team Secrets turn. Remaining. Ayun, what's up, what's up, what's up? So, good morning ho sa lahat. So, pasensya kung na-delay kami dito sa cast ng ESL 1 Hamburg. Grand Finals nga pala tayo, best of 5 series between Team Secret and Vici Gaming. So, first time in the 3-time history of ESL, hindi nakalusot yung Virtus Pro. Kasi Virtus Pro, di ba? Oo, grabe. Virtus Pro palagi na champion dito. Hindi ko in-expect yun. Hindi ko in-expect. Kasi, na 2-0 nga sila nung, nung VC Gaming. I mean, no. Yung Virtus Pro hindi nakapasok kasi na 2-0 sila ng Secret. Yun. Yun yung, sabi ko, ha, hindi man lang isang game yung Virtus Pro? Kasi nung recently nakapapanood ko yung laban ng Virtus Pro, laging one-sided, ang lalakas ng mga laban nila. Pero yun nga, sobrang hindi ko in-expect yun. So moving on, Team Secret nga pala kanina, nanalo sa game number 1. So na-late kami guys kasi alam niya naman, galing din ho kami ng ESGS. And yes, then kinakailangan namin mag-pack up ng things and then kumain kami saglit. At ngayon, tuloy-tuloy pa rin tayo ha. So Team Secret ngayon sa game number 2, pinick nila agad yung dalawang heroes dito na very strong sa Clash. So Brewmaster and Phoenix, well, Vici, Weaver, at saka Axe. Lane dominance for the side of Vici. Oh, right away. And they also have a hero that could handle Phoenix. Meron kang Weaver. So, yung initial, yung first right-click mo, dalawa agad yung lalabas dahil dun sa third skill. Ayun yung maganda sa kanya. So, but then again, looking at VC Gaming Hero, this could be an Axe support. Yeah. Usually kasi, sobrang dala na natin nakikita si Weaver as a carry hero. So, and we have been seeing a lot of Axe pick recently as a support, di ba? Ready nang matulog yung isa eh. Pagod na pagod na yan sa ESGS. Oh. At eto nga pala, Paul, baka may gusto kong sabihin. Kasama nga pala namin yung mascot namin dito sa Kaila Joke. Uy, grabe yung mascot. Hindi, yung mascot. Boss yan, secret, yeah. Secret Nick yan eh. Kuya Nick 2.0 yan eh. Kuya Nick 2.0. Oh, may mabaho, tol. Naligo na nga ako eh. Grabe naman yun. Naligo na nga ako. Yo, shoutout. Pa-shoutout from Bataan. Sabi ito ni Torren Ren Gaming. Uy! Sa mga kababayan ko dyan. Ayan. Wala kaming ibang lingwahe dyan. Kalag lang din. Panalo Hinebra ngayon. Ayos ba tayo dyan? Yes, ayos na ayos eh. Kasi... Laba tayo dyan? Alam mo ba yung issue yung inaano nila sa akin? Oo. Oh. Kamukha ko si Scotty Thompson nung Hinebra. Oo. Oh, akala ko si Thompson ng OG. At pwede. Kahit sino sa dalawa. Magaling naman eh. Magaling naman yung dalawa eh. At we're good. See you on 214. We are good. What's up? Terror Blade. Ito, pinili nila. Good hero, good laning phase hero. Does not... Kumbaga may pangharas siya kay Brewmaster. Yes, you have the Metamorphosis. They also have another teamfight hero aside naman ng Team Secret. Earthshaker. Oh, ganun pa rin for Team Secret. Going for the Clash heroes. Well, Vici, comfort hero na nila tong Terror Blade. Yes, ayan. Pero, ano ha? Di ba kamakailan lang na-nerf yung Terror Blade nung TI8 before TI8 and then hindi siya masyadong nadadala. Pero ngayon, kahit na-nerf siya, bumabalik siya sa meta. Yeah. Eh kasi yung impact niya as a carry hero, yun kasi yung masakit dun eh. You have the reflection, lalo na team fight hero, di ba? You have the reflection. I think na-nerf siya dahil dun kay PL. I think na-reflect niya to almost every single illusion dun. Na-nerf din yung range niya eh. Oh, yeah. Then na-nerf siya dahil kay Raven at saka kay iisang sa tingin ko kasi sobrang open ng mga ay makita yan sa screen na kita yun, no? Ikaw ay magiging mayaman. Uy! Magiging mayaman tayo! Magiging mayaman tayo! Mayaman! Nangangati kamay ko! Papa siya, pagdating naman ng asawa ko na sa April, oy, G-Koy Max. Gandang umaga sa inyo. Oo, pawos. Medyo ano eh.
Ayan o, si Kasahari, sakit na lalamunan ko. Kailangan ng ano, malamig ba para masarap? Para masarap. Apat lang kami dito. Kasahari. Sa kabila, layo naman. Ikaw naman, ano masasabi mo sa draft natin dito? Itong Team Secret with the Engagement Heroes, Phoenix with the Supernova, and the Earthshaker naman with the Echo Slam. Magandang impact ng Team Secret yung heroes nila dito for the team fight naman. And with the Phantom Lancer na late game na mag-o-online. Phantom Lancer with the late game na hero na mag-o-online. Pero tinapatan to ng ano ng Team Secret for the Terror Blade. Yeah. And gusto ko tong ano, Lion pick ng BC Gaming because they need a lockdown hero. Especially sa side ng Team Secret, they have a good initiator hero. You have the Brewmaster. So kapag nag-blinkin yan, as long as he doesn't have yung BKB yet, kayang-kayang i-follow up on the troll with the Hex, with the stun, or anything. Same with Phoenix. When Phoenix tries to go in, so they just need that one lockdown hero, especially with this big ultimate coming sa side ng Team Secret. So, yun ha. For Team Secret, nakikita ko dito yung ano nila eh. Since nakapag-pick sila ng Earthshaker, they don't have the anti for Phantom Lancer. Ayan. Oo nga, nabasa namin yun, Eric. At Boss Kasari, ikaw na po bahala dyan. Ikaw na. Ikaw na bahala dyan, Boss Kasari. 24/7 yung Starbucks dito eh. Oh, walang pinipiling oras yan. Shoutout naman mga from Pampanga. Ka-late na super support pa din sa WX. Uy, maraming salamat sa iyo, Boss naman. Super Pororo 16. Lodi, is she pa shoutout po? Pa-picture na din po. O, tara dito! Tara dito, punta kayo. Hindi, wait lang si ano yan eh. Si Tatay Glenn pala yan eh. Si Tatay Glenn yan. Yo, Glenn. Bakit papabili ka? Damay mo na ako. may mga TNC merch dito na baka gusto kang pabili. And small ako. Ikaw, sabi mo na. Alam ko, medium large yata si Glenn. Medium or large eh. Pero, Tatay Glenn yan. By the way, congratulations nga pala. Tatay na kasi siya. So, nakaka-ano lang din nila. At speaking about Tatay, ayun din ako. And Sean, ishi pa shoutout ulit sa yung nag-ka-roommate namin na mabahoyin pa. Ah, hindi. Yung ka-roommate namin na parang barko yung kung humilik. Grabe ang puyat niya gabi-gabi. And we can relate to that. Kaming dalawa. Dalawang oras ang tulog ko ka ninang umaga. Eh, nang babae ganun eh. Ay, hindi ganun. Balik na tayo sa game. Pero ano, yung Axe, but hindi ko masasabi kung bakit pinili pa ng Phantom Lancer or Team Secret yung Phantom Lancer dahil nga may Axe doon. Hindi naman na threat talaga yung Axe eh. The, ang threat talaga sa Phantom Lancer ng mga heroes is yung Axe, isang Berserker Skull lang to. Pwede na siya. Pag nakaalis itong Phantom Lancer na, kung fully farm na siya, mahirap pa rin siya duckman eh. So, mga Kunkka, mga Earthshaker, ano pa yung mga counter dito na naisip natin. Sven, yung mga hindi na napipick ngayon. So, maganda pa rin yung pick dito. So, sinagot ko lang yung tanong ni Paul dito. Hindi, mali. Hindi, joke lang. Hindi, tama yan, tama. Tinanong ko lang naman. Eh, siyempre, kayo yung mas nakakaalam, di ba? Uy, Bloodseeker. Bloodseeker. Oh, I don't like that hero, actually. I hate that hero. Kasi you hate na kalaban siya sa lane? Or you hate na Like sa meta ngayon. Kasi Bloodseeker, yes. It makes sense, right? You have the Brewmaster, you have the Phoenix, you have the Earthshaker, you have the Invoker. Rapture makes sense. And then the Silence, especially let's say, ma-rapture mo si Phoenix, hindi siya pwede mag-dive, and then Silence, patay na agad Desire, right? Things like that. Pero si Bloodseeker kasi, tinitipihan lang siya eh. Like, you have to have Lion. Kailangan nandiyan si Lion with the Blink Dagger, and you also have Axe who needs farm, who needs item. Kung mga itong dalawang hero na to, they need to win yung laning pace nila. They need farm for them to be able to do something sa laban. Kasi Axe as a position 5, yes, he's gonna be annoying, but then again, that dead face of the game is really hard for VC Gaming. Kasi kapag hindi nagkaroon na magandang laning phase si Bloodseeker, who's gonna make space? Terrorblade needs to farm. Weaver is gonna split push. Si Axe is going to try to farm yung kanyang dagger. Blink Dagger. Yeah. Kasi as long as wala siyang Blink Dagger, though na it could be a support, wala pa rin siya kwenta sa laban. Same as Lion. Lion is also a hero that needs item. I mean, you could go for either Lens,
if you want to, pero syempre, yung dalawang hero na to, kailangan position 5 na ng Lion eh. So, Lens could be hard for this Lion to farm. Tsaka for Secret ah, ma-greedy din yung Phantom Lancer tsaka Invoker. But they had this Panda na pag meron ng level 6, pwede na makipag-clash agad. Yun din kasi gusto ko sa hero ng ano, Team Secret, that yung basta magkaroon sila ng level 6, they have Bruce Split, they have Phoenix Ed, and meron silang Sunstrike. Kumbaga, tapos meron ka pang Earthshaker, Fissure lang. Whereas aside ng VC Gaming, Lion could die easily. Si Bloodseeker, like what I said, ni-rapture ka, bigyan mo ng Tornado, Fissure mo lang. Ang dali niya kasi, sobrang dali niya i-guide si Bloodseeker. So, tingin naman natin sa draft na to, Bloodseeker really needs to win the lane. Para at least, hindi dapat siya mapugo ng sobra ni Invoker sa lane. So, papakilala na agad natin ang ating game number 2 na to, guys. Nanalo kanina yung Secret. At ito sa side ng Secret is Puppy sa Brewmaster, Zai sa Phoenix, mid one sa Invoker, Yapzor, Earthshaker, and Sinisha sa Phantom Lancer. Sa kabila naman, sa ng Vici Gaming. Ayan. So, ikaw na. Pakilala mo na. Sa Vici Gaming naman, Paparazzi with the Terrorblade, Fade naman with the Weaver, Young naman yung Axe, Ori with the Bloodseeker, and CD naman yung Lion. Uy! Surprisingly, this is not Panda na offlane. This will be Puppy sa Brewmaster. Brewmaster, yes. At what goes to Puppy's mind? Hindi, ginawa niya na yan. Oo, ginawa niya na nga yung Terrorblade ng support eh. May LC pa nga siya eh. May LC pa nga siya nagsusupport eh. Kaya nga, isa ko sa mga fanboy ni Puppy kasi hindi ko na ano yung kanyang ano. Pero tingin ko ginagawa nila recently yun eh kasi parang si Zai ginagawa nila ng support. And then nag-pick sila ng greedy supports para mag-balance out yung draft nila. Yes, we are best of 5. And look at this leaning phase. For Secret, they have the heroes na kinakailangan. Pero yun na, nag-adjust sila. This will be Invoker on the safe lane. And then Bloodseeker versus Phantom Lancer magtatapat dyan. Papi, I don't know kung how will Brewmaster work out. Siguro mag-aano na lang siya, mag-aante na lang siya ng level niya. So clash lang ng clash siguro. But then sa side naman ng Vici, yan, same leaning phase. That's why Secret, sila na yung nag-adjust dito. They have a tactic ba, kumbaga? Oh, I mean, maganda naman si Brew against kay Weaver. Yung drunken hate niya, sobrang akin. So, you have to si Gucci. Ayan. So, si Axe din, it's just na, saka si Weaver kasi, saka Axe, sobrang nakakainis si PL. May inis si PL doon, for sure. Pero ngayon, sa estado ng laning ngayon, Ishia, since Millie versus Millie on the mid lane, yung Bloodseeker dyan, di ba kailangan niya manalo ng lane? Pwede siya manalo dyan sa PL, ah. Pag nagawa ng VG dito na nabawasan na lahat yung mga life, and then it will give him the sudden rage ng kanyang passive skill. Yun na nga yung kanyang thirst. Pwede niya patayin doon ng PL. Pero eto nga yung laning dito. Si Axe advancing sa bottom lane. Well, sobrang aggressive ng VG talaga. Invoker kasi lamang sila dito eh. Kasi alam nila si mid one wala pa masyadong maiibibitaw na skill. And Invoker as a laning phase, it's a hard hero kasi Invoker, syempre, kailangan niya ng levels for his skills para may effective sa laban. As much level as you can. Same with Brewmaster. So, hindi ko alam kung nagsama nila ito. Yun nga, naguluhan tayong lahat eh. So, yun nga, nasabi ko na baka may chance pa rin dito. But then again, we're not professional player. Kaya hindi tayo naglalaro. Kaya, tigyan na natin sana. Tignan natin kung anong... In our own humble opinion naman tayo. Sana walang mainis yan. Pero eto, yung Lion, may Icarus Dive Ballet available. Wala pa. Level 1 pa ba ito na Phoenix? Ngayon, level 1 pa nga si Zan. TP ba? That's kailangan niya mag-TP eh, kasi yung Bloodseeker binibigyan niya ng thirst eh. So, yun nga, nalugi na nga dito. When it comes to CS, yun nga, Bloodseeker, Ishii. Yeah. 11 CS compared sa 6 lang ng Phantom Lancer. Yeah, that's better. Sobrang, hindi ko alam talaga yung laning phase na ginawa dito ng, hindi ko ma-explain. Hello, Jack. Ikaw ba yung Jack Dotto? At yun, salamat sa ano kanina, sa mga banding-banding natin. And Jerome Roque from Taytay Rizal, pabati ho sa iyo dyan. Magandang umaga from Ella Dotes. Yang, yung pinakalamang sa CS, eto yung Axa. Sobrang aggressive. He's taking down neutral creep at the same time. Gusto ko yung ginagawa dito ng VC Gaming. They're securing yung kanilang laning phase kasi they know on that timing ng Team Secret is sobrang nakakainis or sobrang magpapunish sa kanila going to the pit pero sa taas. Top lane, Paparazzi, dropping down low. Nandiyan po yung Reflection. Phoenix Zai, wala pa ho siyang skills available but then hindi pa rin ito mamamatay dito kasi kakabitaw lang ni Yapzor ng skill din eh. But speaking about sa mid lane ha, Bloodseeker, level 4. Yung Phantom Lancer, level 3 pa lang. Yan ha, nabibigyan pa ng space. And look at
Nisha dropping down. Nandiyan pa yung rotation ng wala pa double ganger ng Tsukushi. Uy, ayun. Phantom Rush. Double ganger mamamatay sa Tsukushi. Fake. First blood. Namatay nga sa top lane. Papasok pa si Zai. Then yung Lion, konti na lang ang buhay. Ganti ito ng secret. Lion would fall down, but then Poppy, mamamatay din in return. Patay na, pantay lang halos. Pantay lang, pero yung Bloodseeker dito eh. Bloodseeker, si Ori talaga. Mahihirapan at mahihirapan. Phantom Lancer. Yeah, I mean, what they did there is good. Gusto ko yung aggressiveness na ginagawa ng BC Gaming. They are rotating top. Si Weaver from bottom to mid to top lane. Ganyan yung aggressiveness na ginagawa ng BC Gaming. Kasi, when you pick a Weaver support, kumaga, malaki siya sa mana. So, mahirap. Kasi yung Tsukushi mo, gusto mo siyang i-spam, but then again, wala kang mana. So, low mana pool. It could punish Weaver, yung rotation niya. Pero, kung makakasecure naman siya ng kill, kung hindi siya mamamatay agad, kung makakabili siya ng early battle niya, I think malaking magiging impact niya sa laban. At saka, napakalaking impact din yung mga Weaver na support kung nakakuha sila ng agad in the long run. Yung si Ori dito, magle-level 6 na to sooner. Vanguard na agad. 4 minutes Vanguard. What? Poppy, level 2. Trying to add harassment here. Ori, dropping down. Merong movement speed lang. Hindi nila maabutan to. Nahihirapan dito. While on the top lane, Swarm, magkoconnect po dyan. Meron pang Metamorphosis and that is Yap Sword to fall. Nako, secret dito. 2,000 na yung lugi nila. Hindi pa nila napipigilan si Papa Ratsy na malakas yan mag-farm. Eto pang si Ori, maganda yung kanyang momentum sa mid. Ito yung medyo, I don't know what happened about Team Secret kung bakit ganito yung ginawa nila in terms of laning phase. Kasi kung isipin mo, Invoker could have easily secured yung lane niya sa gitna, di ba? Kasi marami siyang harassment, meron siyang spirits and everything. And si PL, pero wait lang. Top lane, bottom lane, nandyan yung Hex and Stun. Meron pang Berserker Skull, meron pang Battle Hanger at naku, mahiwagang palakol para to secure the kill. Hirap na tumakas doon eh. Kasi isipin mo, si Weaver, mas nakakapag-rotate siya. Doon na lang siya, wala siyang slow. Pero kasi, syempre, Bloodseeker, yung thirst niya with the Tsukushi plus yung swarm damage, kung mag-trigger yun. Kasi nga, umataas na rin yung level niya. He is dealing a lot of damage. And then, sa ginagawa ng BC Gaming and therefore, si T5 Cold Snap, nandiyan na si Midway sa mid lane. May EMP pa, sabog dito si Ori. Tanggal yung kanyang mana at saka HP. Masa, ang kuya mo, Ori. Ganti yung secret, but it took heavy engagement. Or mid lane. But now, Invoker has no lane. Saan pupunta ngayon? Sa mid one. Oh, look at that axe. Vanguard. 4 minutes. Vanguard. Yeah. Grabe. Ito hindi ko mag-gets eh. Kung bakit. Kasi, let's say, yes, PL will lose. Or, mapapan siya na sobra sa bottom lane. But against PL, you just need to win your off lane and your mid lane. Diba? Okay lang na matalo kasi isang carry mo. Kasi si PL, you picked him for you to carry on the mid to late game, diba? Kasi in the end of the day, kailangan mo pa rin naman mag-create ng space, diba? Pero si Axe, grabe pag nagka-blink dagger to. Paparazzi, nandito po yung reflection. But then si mid one, ako, nagpa-find siya kung saan siya pe-peso talaga. Then Poppy, still level 3 ha. Level 3 yan. Oh. But still early. It's a 6 minute. But look at the last hit of Axe. 67 last hit. And nandyan yung Bloodseeker. Nako, 39 and 18 denies. Yang would take out the bottom tower at mag-proposit agad siya dito sa second tier tower ha. Ganun ka-confident si Yang sa kanyang early vanguard. Yeah, ano sa tingin mo kailangan gawin ng Team Secret dito para mag-iba yung momentum? Kasi parang lagi silang tinatakot ng BC Gaming. Feeling ko dapat maging matapang lang sila para naman mag-rotate sa isang lane. Subukan nilang i-go yung BC Gaming. Yun, magwagang palakol kay Papi. Naamatay na ho si Papi. May fishers dito sa dalawa. Zai, wala pa ho siyang supernova. One hit, one more hit. Wala, malayo. Pero wala ding buhay si Ori. But he has the movement speed with the thirst. Pwede nilang habulin to si Nisha ha. Nisha, namamatay sa gutom. At makakalis lang dito. Pero ito yung napansin ko sa VG Gaming once natatalo sila sa first game. Napansin ko yung sa Virtus Pro. Yung Virtus Pro yung nanguna, yung nanalo dun sa upper bracket dun sa game 1. Bigla silang bumawi eh nung game 2. Laging ganun. Naging aggressive sila pagka nakuha nung kalaban yung isang point. You know? Saka yung VC Gaming, sila yung unang team na nag-qualify dito. Kumaga sila na yung waiting and then Team Secret just fell from the upper bracket and then yun na, ito kalaban nila ulit yung VC Gaming. Pero, tawag dito, I don't know,
there's only a couple of teams na nakakabawi after losing all three lanes. Usually, kapag natalo kang all three lanes, GG na. Kita mo naman, network natin. Axe is snowballing hard. Unless BC Gaming choke or they make huge mistakes. I think that's the only thing I could see BC Gaming losing. Like, kasi si Bloodseeker, yes, he died mid. Pero at the same time, kapag nakakuha ng, let's say, Blade Mail, or he could even go for a defensive item like Yule Scepter, parang di siya lagi natitipihan. It's a good investment. Or he could go greedy. He could go for the Radiance kung gusto niya. Kasi si, I think si Axe. Axe and Lion combination siya. Nasabi ko kayo na kailangan ni Lion yung Blink Dagger, di ba? Pero with an Axe, this snowball, hard sa laban natin. Feel like, yun lang kailangan eh. Blink lang. From Axe, tas Finger of Death. Napakasa. Tas you wala also have Weaver. Yung tatlong combination na yan, sobrang laking damage niyang kayang gawin yan sa buong mapa. And, oy, Muring, magandang gabi sa'yo, Muring. Kanina sa SMX yan galing. Hello, Muring. What's up? Pero, ayun nga. Nag-unpost na dito yung game at tuloy muna natin. Pabati kay Eric. Ayun, given the fact for Eric, ganun na talaga si Eric eh. Alam naman namin yan na pero sige go. Tungkol lang sa chat. Sino to? Ay, Durant Dots. Oh, si Durant Dots. Oh, yan yung ano. Uy, hello, yan yung nagpa-picture kanina sa atin, Ishi. Si Durant Dots. Sabi ba? Hindi ba sa'yo lang? Okay, uy, nako yung axe dito. Yang. Okay. Grabe si Papi. Mangunod eh. I think Papi needs to hit level 5 para mabili niya yung 10-minute na Tomb of Experience para meron siyang Panda Split. Kailangan talaga nini Panda Split eh. And speaking about the Panda Split, Beach Gaming, wala silang winnaways na time. Alam nila na low level pa talaga tong secret and they're on the aggressive smoke. Yung Terror Blade pumunta na dun sa farm. Yapsor, delikado si Yapsor dito. That is the rotation, the rapture, monthly rapture period. At ayun na nga, secure na secure dito yung kill. Easy, basic, para easy sa side ng Beachy. Bottom lane, nandito yung Axe, pinagtutulungan naman na tatlo, mid one, joining the fight, EMP, cold snap, nagamit naman dito, and Axe, Yang, tatapusin ng tornado, dito ni mid one, hindi pa pala, sobrang unat niya, at nagkamali ako ng calculation doon, pero he falls down anyway. This is good for team Secret, kasi Axe is one of the top net worth, and then si Papi nakasecured pa ng kill after noon, he got also some decent level after securing yung kills dito kay Axe. Ayan, kung makikita natin. 603 gold for that Axe. Diba? Sarap. Napakasarap. Napakasarap talaga. Especially kung ganito ka behind sa laban. I think that's the one thing. As you can see, Secret could punish yung heavy, let's say, aggression coming from PC Gaming because they know they are ahead. So, PC Gaming, they are ahead. They just need to make not a lot of mistakes sa laban na to if they want to keep ahead. Kasi, snowball na sila eh. Kasi nga, yes, nanalo ka sa laning phase. Pero pag nagkamali ka, yung bawi ng Team Secret is malaki. Kasi nga, yung net worth mo malaki na rin. So kapag pag namatay ka, malaki din yung makukuha nila. At ano nga nila eh, so they are snowballing easily. Si Paparazzi yun na nga, nag-neutral na lang dito eh. Uy, ito naman yung invoker yung makakukuha dito. Sa Team Secret. Go! Namatay na si Mid One. Tigalan nyo ako, Muning, sabi dito. Sabi dito kasi ni Buti nagkasya kayo dyan sa sofa. Grabe naman. Nanginis ka ba, Oy? sino ba kasi yun? Ako na, sorry na. Shado ba akong malaki para sa inyo? Okay lang yun. So, si Zai, wala pa tayong supernova. But then, dito ha, yung si Paparazzi, nakapag-convert siya ng ibang lane pala para bigyan ng si Weaver, ng level. Meron timelapse available na sa kanya. Ito. Para sa ano to, di ba? Sa Dream League ba to? Dream League. Ayan. Uy, engagement. Axe dito, EMP, tatama. Supernova, gagamitin na. And Yang, nako, sa sobrang confident niya. Yan yung kanyang naging katapusan. Sayang. Sayang na sayang lang na si DY. Nako, hahabulin pa. Pero hindi na. Kaya pang makasurvive dito. Buti meron siyang ano, meron siyang magic stick doon. Pero ano ma, PC Gaming there, that's the second or third second time. Second time na namatay ata si Axe doon. Second time na 'yon. I guess it makes sense na binigay niya yung ano, yung super confident niya eh. Nabigyan pa yung secret ng I mean, it makes sense na binigay na nila kay Terrorblade yung bottom lane kasi usually
si Axe kapag nakakuha ng Vanguard, he just wants to farm. Pero sobrang aggressive nila eh. I mean, you still have to respect Team Secret. Yeah. Level 6 potential, di ba? Kahit na wala silang level, I mean, farm. Kayang-kaya nilang pumatay and yung team fight nila, guys, malakas, malakas. Di ba? Oh. And talking about level 6 Poppy right now has the panda split. And talking about Secret, sila isa sila sa mga teams na hindi nag-GG call. Na matagal sila mag-GG ha, kagaya ng mga Virtus Pro. Ito Team Secret, but then Paparazzi. At with the smoke, aggressive dito yung Terrible. Sa NA, ang bilis mag-GG ng tao. They want the clash. They want the clash here on the top lane. But then Secret, lamang kung sila sa high ground. Meron din smoke for mid one. Now, hindi yan smoke. Ghost walk. And a young Bleak Dagger for Axe available. Going for Poppy. Ayan na nga si Poppy pin-burst down. Gusto nilang hindi makapag-panda split. Pero panda split na commit pa. Meron Tornado. Fissure from Yapzor on the backline. Si Young Axe again. At nirerekta nila. Makunat yung Axe. Makakasurvive. Meron pang stun. Pero going in. Meron ng naibitaw na Echo Slam dito sa dalawa. At wala pa rin namamatay. Si Young yung nabigyan natin ni Poppy. Pinasok na ho dito sa loob. Makakasurvive pa rin. Poppy mag-expire na ho yung kanyang panda split. At ayun na nga, siya yung pinakaunang mamamatay dito sa very long clash. I didn't see exactly kung nasaan si Lion nung nagsimula yung team fight because that was a good call. Pero I guess since Axe had a Blink Dagger and medyo nahulito siguro si Lion, hindi na na-follow upan na mabili. Kasi they had lockdown, ito na nga. Ito na naman yung Lion. Speaking about Lion, may EMP. Napakaganda at makakaiwas pa sila. Wala na hong mana dito yung Lion and Axe. Going in Nisha, wanted this Lion. Mamamatay na si Zai. At si Ori with the movement speed. Si Yang na iwan. Papasok na naman. May Fissure dito. With the Tsukushi. Mag-expire na. Wala pa masyadong nabigyan. Tornado sa dalawa. At Thunder for Poppy. Poppy will fall together with the Phoenix. And then mid one. Knowing na cooldown yung kanyang mga skills. They are going aggressive for this Invoker. Invoker. Pinasok na nga. Pero may Fissure dito sa tatlo. Yapzor. Gusto makahambalos. Pero sobrang kunat na ni Yang. Meron pang sustain from the Earth. Pangalawang beses na to, yung Fissure block ni ano ni Yap. So, ang ganda, and then that Fissure actually not only blocked two heroes but also hit four heroes. I guess mataas na yung level niya sa third skill niya. Ayun na nga, level 3 niya. Kaya ayun, it connected to four heroes and sobra nabuhay pa doon si Invoker. Pero ngayon, sinasabi ko kanina, I don't know exactly what happened. I guess that was a bit miscommunication for the side of VC Gaming kasi they just didn't have any burst. I mean, without Lion, wala ka talagang burst. Yes, you have Rapture, but then again, yun nga, tatayo lang yung hero dun. That's nang gagawin. And then Terrorblade, I think Terrorblade, late na siya nag-metamorph or he wasn't really in position to use metamorphosis. I mean, Poppy could have died there easily, pero I guess, yeah, medyo miss. May tower pa kasi yun. At tapos, eto ang good news for Team Secret. It is Yapzor with a 1,700 gold. Kahit lugi sila, nakapag-farm pa siya na malapit sa kanyang Blink Dagger, itong Earth Trigger. I mean, dalawang base pa lang siya namamatay eh. And also, lagi siyang involved sa mga team fights or important kills. Kaya malaki din yung nakukuha niyang tawag dito na gold after nun. Yung shout nga pala kay WXC Lorenzon from Abu Dhabi. Pasensya na kung masyado kaming nabibisi sa analyzation kasi maganda eh. Maganda yung conversation pag marami kami dito eh. Oo. The more, the merrier, kumbaga. Sira daw yung mic ko. Hindi yan. Pinapakinggan. Yan. Sa totoo lang, doubt, ano, hindi ako mag-mic eh. Mapapakinggan ko lang sila, Kuya Ashan. Mag-aaral lang ako. Kuya Ashan. Pati si Ate Ishi. Ate Ishi. Mga kuya, ano yan? Nanginis ba to? ganun yun eh. Kailangan niya rin mag-aaral eh. Kasi, di ba, baguhan pa ito na salta eh. So, yan na. So, 15 minutes in, 7,000 networks for VG Gaming yung kalamangan. And they have the first 10 kills sa ating laban. And, nako, Secret, hindi pa sila nakaka-take down kahit isang tower. I don't know. Too bad. Parang hirap eh. It's parang yung, I mean, it makes sense kasi sobrang awkward ng situation kanina. Kaya, isa rin yung ano eh, pagbigitaw nila ng skills nila. Pero si Yapzor. 100 more para sa kanyang Blink Dagger. Yee! Dugot siya, pawis si na Blink Dagger. Anong item Bloodseeker? Bloodseeker, oy, let's check out the items kumbaga. Ayan, Bloodseeker 300 BKB. Wow. For the BKB. Gusto talaga lumaban and then si Paparazzi, Dragon Lance. Going and 2,000 for BKB. Mayaman si Paparazzi. Axe, yung pinaka-top of the net worth. With the Blink Dagger, Vanguard, and the Hood of Defiance. Sa side naman ng Invoker. Yan, si Spirit Vessel pa lang siya. Si Poppy, wala to. Panda Spirit ng Draga Poppy. Zai, Hand of Midas with a 90 gold per minute. So, makakabawi dyan yung Phoenix sooner.
And then Phantom Lancer, yun yung kanyang Diffusal 7, 500 more para sa Diffusal Blade. BKB is online. Yan yung inaantay ng VG. I mean, looking at Team Secret, Zai has Hand of Midas, right? They're already looking to invest for late game. Kasi si Phoenix, nag-Hand of Midas na agad siya. Did he go for... We went for the gold talent, yeah, 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 yeah. Oh, like, invest siya for the gold talent. So, kumbaga napansin nila that we already lost in laning phase. So, might as well just invest on the mid game to late game. Pero mukhang VC Gaming, napapansin mo, nag-invest agad sila ng BKB. So, they want to end the game. Uy, ako si Nisha! Tumalang pa dito sa napakagandang smoke positioning. But then, wala pang shrine dyan. Mamamatay ngayon, Phantom Lancer. God. Nagkamali ng pasok. Pero rapture pa dito kay Puppy. But he has the Panda Split pag pumasok na. Hindi niya ni-expect ng Phantom Lancer doon na doon yung ano, tatlo. Mm. Pero magandang pick-off yun kasi Phantom Lancer, by the way, yung napatay. Yeah, I mean, yes, it's good na... I mean, it's okay na wala sila nakuha ang objective. But then again, that is your position one, not farming. That is the bottom point. And your Terrorblade is getting bigger. And I think after nung laning phase, hindi na yata namatay ulit si Terrorblade sa laban natin. And ito na nga, pa-BKB na siya. Oh, BKB, 500 na lang, BKB. I think Lion. Lion needs an item. Anong item na item? What's that? Lion is sobrang yaka. Lion, 2,500. Kasi kailang importante din yung lockdown nila. Pero tingin ko, pag naabot siya ng level 15, din siya makaka-invest kasi meron siyang 120 gold per minute. They just need to burst down one important hero. Either si Poppy or either si Phoenix. It would be great kung si Yapzor kasi nakakatakot yung tatalon lang ito si Yapzor eh. Nakakatakot si Yapzor kapag ano, kapag buhay. It is Yapzor who will make the miracle ba? Dito sa Team Secret. Tumbling Dagger is available na. Pero tingin ko masyado nilang ano, binigyan, masyado silang... parang umasa or naging kampante with the mid one. Uy, Aizentan, ikaw pala yan. Pero eto engagement. Fisher, nakulong si DY. Pero hindi sila mag-i-engage. Takot dito. Kasi alam nila na merong Axe at saka Weaver dun sa baba. Uy, nag-lag tayo ng konti. Kailangan ng secret na kompleto sila. So, they're investing for the perfect opportunity na makakambak sa Clash. Knowing na etong si Yapzor din, meron ng key item available. Uy, nakatago lang dito. Nakita nila si Yapzor na may Blink Dagger na. Weaver, oh, mag-aagaling si Weaver. 1,200 na lang for the Aghanims. Bayani, yung mga ganyang Weaver, bayani yan. Naku. Mm. I mean, how... wait lang, yung mangyayari. Sige, go. Di, sige lang, mamaya, patay na yun. Eto na, Paul, pagkakataon mo na para mag-play-by-play at papakitaan mo nga kami. Back to you. Ayan, go na, Paul. Ako na. Oh, go na! Ito na yung Tornado binigay dito. At eto na nga, nag-jump in yung Axe. At eto yung Sunray binibigay doon kay Invoker. Pero mamamatay pa rin si Invoker dito. Mahiwagang si palakol. Na-stun pa yung Terrorblade. Binigay yung Metamorphosis. At back muna dito yung Team Secret. Tier 1 Tower ginago dito ng VG Gaming. At mababasag na nga ito in any second. Pero Fortification, binigay they pa. They could go, Yapzor. Naku, muntikan pa. Axe going for Zai. Zai still has the Supernova available. Pero hindi tutuloy yung engagement. Talagang nga, ano lang, blinak lang yung Tier 1 Tower para mabasag nila. So, nice. I mean, it makes sense. There's just no way na mananalo yung Team Secret ngayon sa any team fight. To be honest, kasi may BKB na yung VC Gaming. Yes, you could say na meron kang Egg, meron kang Brew Split, and meron kang Earthshaker, let's say, Echo Slam or Fisher. Pero nga, like what I said, may BKB na yung VC Gaming. Pero wait lang. Hindi niya papapatay ito. Yapzor going for the Enchant Totem. Ayun, natamaan pero gagamitin agad yung timelapse. Hahabulin pa nila Fisher. Napakaganda sa dulo. Wala na ko siyang Tsukushi for how many seconds? Tsukushi na naman. Sayang yung lockdown. Yeah, pero ang ganda nung ano ng reflex dun yan, no? Ni Weaver. Ayan, nakapag-timelapse agad siya. So naiwasan niya yung tawag dito yung stun coming from Earthshaker. Pero nga, like what I said, Team Secret, I think kailangan nilang umiwas. If they want na tumagal pa yung laban, pero uy! Uy, Dagger with the Rapture, ilang bawas nun. Pero si Yapzor, meron 1/4 na nabawasan. Tatamaan pa ng Swarm, iiwas siya, pero natamaan pa rin. At they're going for the Earthshaker. Ayaw Yapzor nila makapag-Echo Slam. Yapzor, makaka-Fissure. He will still guy doon sa Kuto na kumapit sa kanya. Wala, nakakapatay pala yung Kuto, no? Natrap na rin kasi siya doon, kaya tinanggap niya na lang yung kamatayan. And, pero hindi naman siya mamamatay doon kung hindi natamaan ng Swarm. I mean, mahirap eh. Kahit anong gawin mo, parang trap ka na talaga doon eh. Trap ka na talaga doon. And tawag ito, and in terms of... Wala pa! Second game pa tayo. Gusto mo mag-join in na rin dito? Join in na rin. Umuutot kasi si Eric eh. Umuutot kasi, kaya lumalabas eh.
umunat ka pala, akala ko umutot. Ganun talaga pag sobrang busog. But look at this, Vici. 21 minutes with the 12,000 net worth. Uy, meron ako narinig na axe going in. Merong cold snap for Yang. Makunat yung axe. Tornado will connect doon sa Lion. And Nisha, they're finding out kung sinong uunahin. Ako, si DY, mamamatay dito kay Papi. Yan, masustan lang yung Lion. And then si Zai. Abante, time-lapse with the Aghanims. Yang going in once more. Supernova for Zai. Narekta na nga dito. Zai, mamamatay nga. Pero three hits si Nisha. Zai! At he will fall. Sayang yung kanyang supernova. Siya naman. Double ganger out lang muna para sa kanya. Pero mahabol pa dito si Yang, ha. And yun na, nag-jump in na si Yang. Uy, patay nga si Yang dito. Three heroes. Ay, si Nisha rather. Hindi pa nakagalaw dun si Papi, ha. Hindi nakagalaw si Midwan kasi na-rapture siya, eh. Na-stackball siya ng panandalian. And once more, Vici would win out the fight. And makakapush na agad sila dito sa mid. Yan, ha. Yeah, Absor still has the Echo Slam. Ganda dito. Ako si Yang, gumugusto. Pero time-lapse lang. Ito yung savior talaga ng DC Gaming. Namatay na sana si DY, pero nice one for the Aghanim Scepter. Yeah, that is your position for making the plays, saving the pollution has entered. Kaya pala pumasok ng isa, hindi na nakatiis. Hindi, kagay, hindi. Sunod pollution. Hindi, kasi na. The pollution has entered. Grabe naman yun. The premises. Entered the premises. Useful alert, but pero ito ha, Terra Play going for Manta style. And may vessel na itong info or going for Aghanim Scepter. Ano kaya mangyayari kung sabay-sabay tayo tatlo mag-play-by-play, no? It's a disaster. Disaster yun. Try natin. At yun lang. Go lang ng go. 5:15 na. Still early. Still early. Pare-parehas pala tayong solo caster dito, no? Parehas tayo. Sipin mo, parehas lang, walang tayo, okay? Yun lang. Parehas, parehas. Pare-parehas. Tawag dito, Team Secret, they're sobrang hirap nila dito kasi wala silang tower, they don't have map control. Kung mapapansin mo, they are completely blind. They're not seeing anyone. Yung wards nila is both defensive wards and both nasa cliff. So they don't know exactly where is VC Gaming. They don't know if they are going Roshan, kung if they're planning for a pick-off. Yes, nagpapakita sa mapa. Pero this is good. Axe and Weaver not showing on the map. Same with Bloodseeker. So, kita mo, Team Secret is playing the guessing game. San ako magpa-farm? Where do I go? They need, I think, a smoke play para makapaglagay sila ng deeper wards. Pero nice. Pero ito na yung Roshan. Yeah, mag-Roshan sila. And talking about guessing game, isa din sa mga pinakamahirap na i-execute sa side ng Team Secret. They need to burst down, di ba? Minus 1 agad sa clash. But since yung Weaver meron ng meron ng Aghanims ng time lapse, hindi nila alam kung sino yung uunahin. Pero Papi, anyway, going in. YOLO na ito. At mamamatay pa yung Panda without even using the Panda Split. At the Vici Gaming, hindi pa ma-Aegis still. Makukuha pa ni Paparazzo dito yung Aegis na. Yeah. Kita mo kung paano sila nahihirapan sa mapa kanina. Team Secret has been doing Roshan for a good 30 seconds, pero si Invoker and CPL, they're not even pushing yung tier 1 tower sa baba. And kita mo, kahit na na-scout nila, hindi rin nila na-push yung tier 1 tower kasi nga tapos na ngayong Roshan. Yun, this is what happened kapag wala kang vision sa mapa. You just don't know where to farm, paano ka makakabawi. Parang dito pa lang, it's going downhill already. Matigan pa yung Queens. Sinong kausap mo muning? Ako gusto ko niyan. Sinong kausap ni Muning? Rick, gusto mo ng Arcana. Ah, si Rick. Sinong Rick? Ako yan eh. Ako, Rick pangalan ko eh. Ako din eh. John Alexandric. Gusto ko. Pagkatapos ng pagkakasama natin kanina, siya yung ano? Oo. Ganyan na ba tayo ngayon? Yep, sir, preparing for the dunk. He would locate Yang. Si Zai na caught off. My Fissure Swarm. Yan na po yung pag-back dito ng Secret. Back out muna dito yung Phoenix, pero yung Earthshaker. Pero look at Phoenix ah. Maganda pa rin yung, dahil nga sa Hand of Midas, nakaka-farm na siya with his talent na 90 gold per minute. Okay, let's think about high ground. High ground defense ng... High ground dun yun eh.
Doon sana tayo kakain eh. Joke lang, joke lang. Sa no, English ba to? Hindi, kayo na, kayo na mag-ano. Baliktad yung ano. Sinasadya mo yan? Oo, sinasadya. Kasi masyado kasing malakas naririnig yung boses nyo. Sorry, I'm sorry. Oh. Oh. Ay, may marami akong kwento sa'yo. Kung gusto mo malaman, abot mo na lang. Grabe, joke lang. Grabe yung advice ko kay Muning kanina. Grabe yung advice ko sa kanya. Hindi ko na kailangan. Ikaw kailangan ng advice eh. In affair ng Arcana, napakasakit sa puso. Ay, no? Ito ba? Nagkakalokoha na tayo dito. Naku. Meron pang Aegis advantage, but then yung Terrorblade doesn't have the mana. Pero wait lang ah. Tawag yun, si Kasahari na niya. Kayo na apat na tayo ngayon, lima na tayo. Mm. Oh, so, Kasahari, kung ako sa'yo, dadami pa kami dito. Wag mo nang lima na kami dito. Wag mo ipadala pag pumasok na silang natin. Oh, baka makabalit eh. Oh, yari tayo dyan. Boss Kasahari. Lima na kami, mamaya anim na to. Kaya kung ako sa'yo, ipadala mo na. Mga ano pa. Tornado, hindi magkoconnect doon. Mid one. Uy, Berserker's Call. Magbimilis yung Berserker's Call, kaya teleport sa mukha. See you later. Pero nga, parang hindi ko naririnig yung mic mo sa headset ko. Ako? Ay, hindi, meron yata. Meron. Hindi, pero parang mas buo yung kay Sean eh. Low. Ayun, hindi, meron nga. Meron. Hindi ako nagsasalita kasi, ano eh. Hindi, hindi pa nagsasalita ka. Hindi pa nagsasalita ka, hindi siya okay. Ganun kalakas. Okay, ha? Ha? Mic check. Hoy! Aray po, nainis ka ba, hoy? Sinabi. Eh, pagpasensyahan nyo na po. Sorry. Pagpasensyahan nyo na po to. Medyo nanginginis lang eh. Paparazzi uncontested sa top lane. Ginigising lang kayo. Pero bottom lane, eto na po yung Bloodseeker. This is the time. Ori popping out the BKB. Ay, naku po. Uy, naku. Dumami na kami kasahari. Sunstrike sa bugot yung Bloodseeker ngayon. Anim na kami dito. Anim na kami dito. Yari ka ngayon, kasahari. O, sige ko yung nickname mga ano. 616 on the scoreboard. Kakapatay lang nila ng Bloodseeker-ish. And 1,000. And almost 3,000 experience yung nakuha nila sa Bloodseeker lang alone. And sabi dito, ganun, ishi ganun talaga, kaganda ng boses siya. Hindi nga, sakit nga. Masakit yung boses ko guys. And, kailangan ng ano. Hindi, inaantok tayo. Oo, inaantok. Kailangan natin ng caffeine. Kasahari, ano ba? Makaramdam ka naman. Kala ko ba tropa tayo, oy. Double damage, bro. Double damage. Eh, yung Aegis dito. Inorasan mo yung Roshan? Tingnan natin. Kaya natatalo ko sa mga pub game. Hindi ko yung eh, marasa. Roshan dito. Isang minuto na lang ito. Ayan. Ayan. Di na nawala yung pa niya. Paparazzi na burn down yung mana niya. Nisha. Nako. Gusto nga may timelapse available. Uy! Timelapse! Pero wala pa rin mana. In return, round 2. May fissure pa. This is Terrorblade. Uy! Napitas. Pero Aegis pa pala yun. Na-excite na ng bahagya. Pero sayang naman. Gusto makapagkabak din yung secret. Still, illusions burning out yung other illusions. Yung, other illusions. Si Paparazzi, binibusit na talaga. Pero Axe going in, hindi na huli. Yung Phantom Lancer. Pero alright. Given na nag-go dito yung Team Secret, nakabawi yata yung Phantom Lancer ng bahagya. Mm. Tawag dito. Phantom Lancer dito, 12,000 net worth. 5,000 rin yung kalamangan. Pero enough to sa kanya eh. With the enough micro. If you sell Blade lang, Mantas time. I think... ang ganda na ginawa ng Secret doon, pero VC Gaming, masyado sila naging komportable. I also felt like na kailangan nila... That's the weakness. Don't get comfortable talaga. I also felt like na kailangan nila mag-invest ng gem early on. Kasi, not because may invisible yung Secret, but also para ma-secure na nila yung mapa. Kasi they are ahead. They have complete map control. Wala nang tore yung Team Secret. Kasi... I think one of the reason kung bakit nag-go si PL doon is kasi nakita niya si Axe doon sa Observer. The smoke will break. Zai trying to survive. Zai, Icarus dive, teleport. Wala pang cancel! At makukuha pa ng Phantom Lancer dyan yung tower. Unang tier 1 tower nila. Secret once more. At makaka-getaway pa sila. Yun yung sinasabi ko kanina. Malakas yung loob niya kanina na patayin si Terrorblade kasi alam niyang walang Axe. Axe was on the bottom lane. He was farming the jungle. So, PL, malakas yung loob niya. Kasi ang kailangan ng gawin ng VC Gaming is i-call si PL and that's it. Ano pang gagawin ng ibang support, di ba? He's the main damage dealer in Booker. Didn't even go for that kind of build. So, ayun. That's a really good choice. Pero, yun nga. Like what I said, VC Gaming, they need to secure yung vision. Kasi yung Team Secret, nakapaglagay na sila ng wards eh. Isa pa si mid one, ah. Enough na rin yung Aghanim Scepter niya. Oh. At next item... Tingin ko mag-blink dagger to eh.
Pwede. Oo. Kasi kailangan nila na kanina ng counter initiation eh. Or kailangan nila rin ng follow-up after makapag-exclam si... Actually, Lincoln nga eh. Lincoln tingin ko kailangan. Oh, Lincoln din. Para sa Russian nga pala. We forgot about Bloodseeker. Kasi kung BKB, may axe naman eh. Saka puro physical damage din naman yung BKB. Kasi, I mean, Lion is not a problem. Wala naman ginagawa si Lion dito. Taka, basta nakapag-finger of death yan, ice na yun. Ano lang level ng Lion? Magla-level 15 na to, naku, magkaka 120 gold per minute. And si Poppy yung... actually went for the damage. Uy! Poppy have as the gem! Right now, teleport Poppy! That's big! Taking the place with the panda split! Atakbo na isa, atakbo na. Atakbo na tayo! Atakbo atao. Hindi atabang, atao. Gem, nakasalalay dito yung gem. Saan si Poppy pupunta? Teleport niya, isang minuto pa! Sayang. Ay, magpapakamakatay. Papakamatay. Hindi pa rin maaabutan. Kaso, apat na to eh. Gusto niya i-deny yung kanyang earth na split. Kasi nandun yung, doon magre-respond eh. Gusto niya i-deny yun kasi nasa likod pa yung storm, yeah. Yung wind. Exactly. Sayang. Pero, gem yun eh. Yeah. Kasi mapapansin mo, kayo na pang gusto ng BC Gaming na pumalag eh. Pero hindi sila makapalag kasi nakaka-respond agad yung Team Secret dahil nga, they have vision. Si Axe pa nag-Shadowblade, hindi. Oh, Shadowblade si Axe. Kaka-pick off niya lang. Oh, pero... dalawang analyst eh. Pero ngayon lang niya, pick off, di ba? So kanina wala siya Shadowblade. That's why nahihirapan siya mag-pick off sa bottom line. Uy, na-pick off nga, na-finger si Midwan sa tagilira. And now, ikaw play by play lang. Play by play ka na, Paul. Go. Ako na. Play by play pati yung analyzation. Pero ito para may isang bawa ni Aurea. Hindi, pero tingin ko talaga kasi nung nagka-cast kami sa USGS, puro English yung unang casting. Pero tingin ko talaga kailangan English to eh. Grabe naman yun. English to, oo. Practice na ako yun eh, gano? Practice na to English casting. Grabe naman yun. Tingin ko talaga. Don't English me. I'm not graduation. Okay. Dali, kayong dalawa. Here goes Bloodseeker going for his movement speed and here goes... Kasalanan ni Ishii. Kasalanan ni Ishii. Oh, ikaw naman, Shen. Ikaw naman. Yeah. Hindi, kahit gawin mo. Sabi sa'yo, nung ESGS eh, kailangan natin mag-English yun eh. Yung sinabi mo sa akin, kailangan natin mag-English ito? Di ba sagot ko sa'yo, bahala sila dyan na mag-English. Kasi di ba, Hearthstone muna na tournament bago kami, Dota 2. Eh, yung Hearthstone na caster, puro English. Sabi din namin na English to. Kasi yung Mobile Legends, nag-English din eh. So sabi namin English to. Habi ko, Shan, kailangan natin English dito. Sabi ni Shan, kinabahan niya ako for a moment nun eh. Kinabahan niya ako for a moment. English na ba tayo? Hindi ako handa nito. Hindi naman tayo sinabihan, di ba? Wala naman sinabi, di ba? Pero Secret dito, handa sila. English! English nga. But Secret right here is ready for a clash. They are going for the smoke. At, Paparazzi! My English is not enough. My English is shutting down. Okay, illusions. Coming from Paparazzi. And he will go in the mid lane. He will go home. looking for an enemy. Looking for an enemy. Here goes the second Russian anyway. And Vichy Gaming still going uncontested here. And if you look at Secret, so far out. Tama na ish, I'm not graduation. I'm panicking right now and my nose is bleeding. Pero Aegis of Imar, dali na baka nga ni Paparazzi. Nakakuha na nga ni Paparazzi ng Aegis of Imar. And nakuha sa ulit, enjoy na enjoy tayo. No? I was expecting after ESGS na we are barred down na tayong lahat. Pero ngayon, enjoy pa rin eh. Ito yung kagandahan talaga ng trabaho natin eh. It's not just a job. Naku, may double damage dito. Happy lang naman tayo dito. Happy. Mahal na mahal natin ginagawa. Live nga pala si Kuya Nick sa Facebook pa yun, sa Lupon. Live lang. Nangungulit nga eh. Nangungulit nga doon eh, maraming viewers eh. Kung gusto niyo check guys, nakalad si Kuya Nick kapag nag-ano dito, nangungulit. Going for BKB ni Aksa para pagpasok niya, meron siyang defensive doon na sa ating Secret. Kita combo ng invoker. Taka lang na ba tayo ulit? Okay. Nahihirapan ako. Ginay siya. Pero wait lang, hinahabol si Papi. Habulin mo ako, pero okay. Nagugutom siya sa Battle Hunger. Nandito na si Paparazzi, meron pang shrine, wala siyang kasama. Na-burst down lang. Easy. Sakit eh.
Look at the net worth, 23,000 and 18,000. Kasunod dyan yung Phantom Lancer. Wala pa tayo nakikitang Echo Slam. Ito yung iniisip ko for BC Gaming. So, si Yang, he invested for Blink Dagger, Vanguard, and then nag-pipe siya. And then later on, Blade Mail, and then later on, nag-build siya ng Shadow Blade. I think yung itemization niya or yung order is could have punished them. Kasi, sipin mo, pero wait na. Yan o yun, na-hex pa, na-hold si Zai, walang kawala. Uy, meron siyang yung disc. Bloodrite, magko-connect pa. Teleport out lang, maka, pero patay. Sayang if the Aeon Disc nakapag-pop lang ng bago lang before popping out, the teleport could have gone out. Pero yun nga, Ish, what were you trying to say? Yung ano niya, yung yung itemization niya. Mm. I felt like na it would be great kung let's say nag-casual hold na lang siya and then went for straight BKB or nag-shadow bit agad siya. Pero tingin ko kasi yung pag-delay ng item niya, could have, nahirapan din sila eh. Kasi hindi sila mag-dire-direcho dahil nga si Axe, parang nakakite din, nag-tornado, nag-EMP. So after nun, wala na siyang kwenta sa teamfight, diba? He's just going to stand there. Like, yes, pipe is good, but then again, at the same time, may BKB na yung kakampi mo eh, diba? So, yung duration naman ng ano na yun, wala na rin silang pakialam. Kasi, the thing is, you want to... Uy, Papi! Deja vu! May board ba sila? Sa high ground? Yun na nga! Kailan na yun! Pangalawang chooks to go na to, pero engagement, Paparazzi with the map, Metamorphosis still has the Aegis, meron pa silang cheese na available ngayon. Paparazzi going to matapang take down matapang. The third tier tower. Ayan na nga, papasok si Yang. Na-spot out niya si Mid-1, tinamaan ng stun at ayan na nga yung damage laying down sa Invoker. Nakaka-buyback siya, but the clash continues at sobrang lakas ba ng bosses ko, Ish? Papasok dito yun, si Papi, mag-expire na huwag yung kanya. Panda split, Supernova, gagabit na dito ni Zai. Yan yung Axe, wala nang mana, wala na rin siyang kwenta ngayon. Napakalayo na kanyang mga kasamahan. Wala. So, nag-atagal. Pero, na-expose yung Barracks doon sa engagement na yun. Oo, for sure yan. I mean, it's also good na, I mean, they did force buyback at the same time, namatay si Axe, pero okay lang yun. Kasi nakuha naman nila yung tier 3 tower. I think, okay yun na nag-stop sila, nag-chill sila, hindi sila nag-greedy kasi that is still Invoker buying back into the game. Sobrang hirap mag-defend, lalo na, yun nga, wala na yung frontliner mo. So, at least now, they could reset pagkabuhay ulit ni Axe and then they could secure yung shrine, pero I think they need to make a small play habang tumatagal yung laban. There's bigger room for error sa kanila. They need to make a play since na yung Metamorphosis down pa dito eh. Available pa dito yung mga ultimate. Tingnan natin, pati for Yapser. Pagbuhay ba ni Axe? Ano, tingnan mo nga kung ilan. Hindi, tingnan mo yung Metamorph. Mga 30 seconds na ito pagbuhay ng Axe. So 30 seconds, ayan. So 30 seconds downtime pa sila. Fortification, bigay dito pero... kukunin na agad ni Nisha. Anong item? Ito doon. At the Zai with the Shiva's card. Naku, dito tornado yung Tornado EMP. At Paparazzi, going out lang muna. Pero masaya doon ang secret. Nakakuha sila ng konting consolation in return. At yun lang. Cooldown na dito yung Metamorphosis at saka merang Aegis pa. Stop. Terrible. 721 lamang na lamang yung Vich Gaming dito with the 17k ay, gold. Ay, nga pala. Nabalik ni nakuha na ulit yung gem, di ba? Yung VC Gaming. Nakuha ata ng ano, ng secret. Di ba namatay si Axe? Ayun na, Invoker. Invoker may hawak nun. Oh, so nasa kanila pag na yung buyback niya, bumalik sa kanila. Dami naman vision dito ng Team Secret. May gem din actually itong Weaver. Na yung ano, Aegis of Immortal. Aether Lens for Weaver eventually para mataas yung kanyang timelapse. Look at the timelapse. Sobrang layo, parang area. Yung blood right doon sa Phoenix. Supernova sa dalawa. Walang pang-follow up ng damage ni Nisha. Going for Yang. Gusto niyang i-burst down yung mana. Pandasplit ni Papi na gamit na rin. BKBs will be pop. At kakatapos na ng Supernova. Yang, BKB gagamitin na with the Blade Mail. Out lang for VG. Pwede pa silang mag-reset kasi yung Pandasplit mag-expire na. At yun lang, mahirap pa rin pumasok kasi merong stamat ng illusions. Oo. They could split if they want to. I think kaya naman nila. Maybe just, or siguro make understand. Nakuha ba nila yung shrine? Eh, pwede nila kunin yung shrine actually since objective. Nasa base naman na yung Team Secret ngayon eh. Nag-expire na nga yung Aegis but they still have cheese and they still have yung skills nila para mag-go. Kasi kulang pa rin naman yung item dito ng ano eh, ng Team Secret. They just... kailangan ulit gawin nila kanina. Kasi kapag napatay nila yung Invoker ulit,
Wala nang buyback. Oh, yun yan. Yun yung butas, yung invoker. They just need to do it one more time. Uh-huh. Isa pang pick off ng invoker or ng PL or whatever, and then they could easily secure yung racks. They're still nire-respeto pa rin nila yung secret. Kahit ganito ka lamang sila, at saka ganun din yung item build nila, yung meron silang pang time lapse, pang reset. Yes. Ayaw pa rin nilang nahihirapan pa rin sila, pero nakita dito si Yang. Ayan na nga, second BKB for Yang. 8 seconds na lang yan after mag-expire. Pero naku, si Nisha, konti lang buhay. Digan paparazzi. Papasok dito si Lion with the impale and finger. Yaxor, Echo Slam. Namatay na nga yung Lion. Pero Ori, free hit lang. Zai, papabayan. Blood right. Makakatapos dyan sa Phoenix. Parang nasa mali yung Echo Slam nun. Yung CD lang yung nakakuha niya doon. Yeah, gustong-gusto niya na rin ibitaw yun eh. Kasi minus one sana yun. But hindi niya ini-expect. Ayan na nga, magpapatuloy yung Clash. Papasok na naman. At naku, na-timeless pa si Paparazzi. Icarus Dive with a Supernova. But then Supernova with a Cataclysm. At hindi magkoconnect yung Cataclysm. Zai, dieback na nagamit dito. Papi, no Panda Split for 1 second. Panda Split na, i-commit na rin. EMP, Ori, wala nang mana. Yaxor, Enchant Totem na hambalos. Hindi pa namatay kasi may Tanox na naman for the second time around. Yun lang yung kahinaan dito for VG. Wala silang mana, pero pinupush out nila anyway yung Barrax. Ah, atas na naman. And they don't have anything to protect yung egg. Kasi may BKB niya. Yung BKB duration, what they need to do is maybe bait out the BKB. Hintayin nila yung duration. Oo, and then there, they could defend yung egg. But since they already use, ginamit ni Zai, pumasok agad siya eh. And then yung brew split din, na-commit na rin kanina. So I think this brew would have been scary kung core siya. Pero since support kasi siya, he's a Poppy hero. Yeah, si Poppy yung gumagamit niyan. So it's a position 5. Kumbaga pang kahit lang siya, papalipa pa rin niya. Pero nga, like I said, they have BKB. This would have been great kung nanalo sila sa laning base if they were dominating, if he had the farm. I think this is the time, mid one. Pumasok na ho dito yung Axie Young. Still has the BKB. Ayan na po yung BKB. He doesn't want the mana to be burned out. May Fissure on the backlights. And the Sinisha going for DY. Lion will die. And Poppy, nako, mamamatay din dito si Poppy. Paparazzi going for the BKB in. Laying on the damage. Wala pa siyang metamorphosis na na-commit. Pero dito ha, tingnan natin na ish. Yung Phantom Lancer, nasa second of the network na. Pero unconventional build for Bloodseeker. Nakita ko kanina, merong Blink Dagger na Bloodseeker. Kasi nga dito sa timelapse ng Weaver, gagamitin niya yung combo. Yung lockdown. Sino yung Blink Dagger? Si Bloodseeker? Bloodseeker! I mean, it makes sense kasi kailangan niya na Abyssal Blade. Kasi kapag may na-rapture siya, kakahit lang siya, they could go for the use unless meron silang Hex, makakapag-BKB pa yan, things like that. So, kailangan niya ng Blink, Abyssal Blade, and then they have to lock down. Kasi yung duration ng Abyssal Blade, tas may possibility ka pa na mag-bash. Confident din siya kasi sa time lapse, di ba? Yes, and could connect. Yeah, yun nga, like I said, meron pa silang time lapse. Pero kanina, I think that was a mistake from Yang. Kung napatay nila sa Invoker doon, that would have been a big kill. Pero yun nga, he tried to... Ayun, nasa top 8, mid 1, popping out the... Need this. Fissure palagi for Yaxor eh. Dito sila na ano din eh. Dito din sila na bibisit eh. Sa Fissure block palagi ng Earthshaker. I think they also need a nullifier. Anong bubuin ni Faith? Kukunin ng Vich Gaming dito. 8. Hex. Ayun, si Nito. And going for the Hex. Napakalaking bagay. Meron pa itong refresher. Pero mabilis na mabilis lang to for VG Gaming. Manguhulang si Lola Gwanda. Sa 2019, ang mga palatandaan ng Zodiac ay naghihintay para sa kayamanan. Kayamanan na lang palagi. Kayamanan pa. Kayamanan. Kasama kasi natin si Kuya Nick. Kaya nararamdaman na natin. Nakangating pala natin. Kaching! Payaman. May Zodiac dito, Kuya Nick, na lumalabas sa PC. Oo nga, isang magaling yan. Sa Google ata. Ads yun eh. Parang virus na yun eh. Parang mga adware yun eh. Ayan na, high-ish daw. Oh yes. See the street. What up, what up? Maning, sige, good night. Kala ko, pagod na kayo sa ESGS kanina. Oo, pero syempre. Pero syempre. Hataw pa rin. Hataw pa rin. Walang pagod-pagod sa amin. Escape mo daw. Yan, sorry. Yan. Uy, Daedalus. 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 Sakit yan. Oo. Kasi ano lang eh, kailangan nila ma-burst down yung hero na mako-call ni Axe, that's it. Tapos magle-level 25 pa siya dito, it will add metamorphosis range. Naka-smoke dito yung Team Secret ah.
na maliligo. Or Sander, kukunin niya. Cataclysm with an Echo Slam. At saka yun nga, nauna dito yung Bloodseeker. And nakatanas pa si Ori sa backlines. At gagante siya Abyssal. At mafi-finish off yung Earthshaker. Paparazzi on the chase. Cheese na tayo yung cheese. Cheese. Hindi, time-lapse yun. Time-lapse ba yun? Time-lapse yun, cheese. Hindi, cheese yun. Cheese ba yun? May time-lapse ba eh. Okay, cheese po yun. At nagulat lang tayo. Pero magpapatuloy anyway. Yup, sir, wala nang Echo Slam ngayon na burst down agad nila. Hindi pa nila na-pick off agad. This Tornado moment. Will connect. And may Sunray, pili daw dito. Time-lapse out lang muna. Pero mabibigyan pa ng stun ito si D. At Yang, Shadow Blade, gusto makapag-dagger in pero na-use Scepter na contain yung Axe. Pansamantala. At yung Metamorphosis kasi dito, ayaw niya pang i-commit kasi wala pa siyang level 25. Pero pwede siyang gumo. Ayun ako po yung Sunder. Anong kukunin dito ni Terror Blade? Yan yung katanungan na. So, ang ganda ng microhan dito niya. May na-microhan lang nila eh. Kasi inaantay lang talaga ito for Papa. Walang mana si Bloodseeker sa kasi TV. Pero once yan, na tumama. Yan nga yung Metamorphosis, yung range barracks. Nakukuha na. May Aegis pa dito si Paparazzi ha. Pag namatay siya, pwede pang makag-go yung secret. Fortifications will be pop. And Paparazzi, laban lang. Papi doesn't have the pants kit. Ayan na po yung Defining Blast. Nako, yung Axe. Nakapag-BKB. Refresher, Double Berserker Skull. Paparazzi, dito yung damage siya. At uunahin nila dito si Zai. Popping out the Supernova. At Supernova, mabibiyak nga. At mahuhuli pa dito, cut off si Midwan, makaka-atras si Yang, mamamatay na yung Axe finally. Another Tornado for Paparazzi, EMP is nasa unahan. Sabog, yung lock. Lion wala nang mana, Aegis mako-consume, Ori free hit lang, bash Atay, for si Midwan. Ghostwalk, kaya ba? May Fissure pa, mamamatay dito yung rap, yung Bloodseeker. Grabe si Lucia. Kahit ano ha, kahit nakuha ng BG yung dalawang barracks, profitable pa rin yung sa side ng Secret kasi dalawang core yung namatay. Oh, plus wala na yung Aegis of Immortal na advantage doon sa VG Gaming. I mean, I think for Team Secret, yung next Roshan, di nila pwedeng ibigay Moonshot? Pa sa Oh, they need to PC contest gaming. That one, di ba? Oo. Kasi okay and naman eh. They have items, they have huge ultimate na pwede nilang gamitin. Pero yung like what I said, they just couldn't give yung next Roshan. Hindi dahil sa Refresher Shard, which will be big. Kasi either dalawang Rapture yan kung sakali, di ba? Pero yun nga, not only that. Pero kasi isipin mo ha, kaya nilang palagan yung PC Gaming. But the thing is, they had Aegis and Cheese. Oh, kaya, kung wala silang Aegis and Cheese doon, could have been a easier fight for... Exactly. Di ba? Pero talking about Roshan, dito. Roshan matagal pang mabuhay. Midwan, ako hinahabol ni Fade. Yan na bait out at nakuha nga nila. May Fissure pa. They have the detection and they will take out Weaver's life. Nice. Medyo naging kampante doon yung Weaver. Siya dumakasin. I think BC Gaming is still sitting on the right spot. Yes, namatay nga si Weaver. I mean, not that much big of a deal kasi nga, they still have the item. I think si Yang, I think that's the second time. Nag-miss din yung call niya sa gitna, diba? He missed a couple of, I mean, to be honest, one of the reasons kung bakit BC Gaming, after a couple of mistakes na ginagawa nila, while, kumbaga, lamang na lamang pa rin sila or sobrang lakas pa rin nila, is kasi nga yung item. Muya, absurd, Cataclysm, Echo Slam, naibit ako, pero naman kayo, Cataclysm. At, nako, DY, nahambalos pa, double kill for Nisha. Double Cataclysm is that nakakabawi pa dito ah, yung secret. Refresh orb. Pero ba-buyback ko dito yung Lion. And talking about buyback, Paparazzi doesn't have the buyback. Oh no, Secret has the opening na ngayon. Yan pa si Nisha. Doon nagkamali yung Beach damage. Gaming. Anong binili niya? Marking bar. Anong binili? Ba't pala siya? Refresher. Oh my. He has gone straight for the GG pa. Baka GG pa to ata. 50 gold ang kulang para makapag-buyback. Nakita yung Axe na cold snap. Yang, Shadow Blade out, Rapture na, ibitaw kay Midwan. Midwan, hindi pa siya makakagalaw, hinaantay na lang si Yang na pumasok. May Blood Rite to silence out yung Invoker, but then the Illusions doing their job to burn out and creating space at ma-open na nga dito yung barracks ngayon. Oh, makukuha pa ng Secret ngayon, nakatabla pa sila. 27,000 net worth, I believe, yung kanilang kalamangan kanina. 30,000! Down to 14 right now. Medyo babawin ko na pala yung sinabi ko. Like, sobrang laki ng mistake na yun for BC Gaming. And then, Terrorblade buying Refresher. Tapos not having buyback. 50 gold for that exactly. Buyback. Exactly. That was such a big mistake. After Weaver dying,
tapos yung carry mo. This is like your pub game. Oh, shit happens. ito yung pub game mo, 'di ba? Bakit yung mga gantong crucial na laban, hindi ka pwedeng maging ganun kakampante. I mean, yes, you are very ahead, pero you're Terror Blade. Sobrang importante mo sa laban. You are the position one. Isang creep na lang sana yun eh. Oo. Parang siguro baka na ano siya eh. Nag-greedy din. Gusto niya farm. Pero you have the jungle. You have the whole jungle din. Oo nga, oo. Uy, Yapsor. Papasok may Echo Slam to ha. Available. Papasok yung totem. Ayan na nga na first level yung Axe. Pero may Thanos na naman nagamit. BKB na. Ikumita rin. At hahabol pa si Nisha. Mata style na igamit. May Reflection. Atras. Puppy with a split. And the front lines, Ori, wala siyang kasama! Ori will die na! 100 seconds. Ang Bloodseeker, magbabuyback ba ngayon? Paparazzi, Reflection, BKB. At lalaban nga sila. Cataclysm gagamitin na nga dito. Meron pong stun on the backline. Supernova for Phoenix para ma-cover up. But then si Nisha and Papi nasa front lines lang. Wala silang kasangga. At ayun na nga, mamamatay dito si Nisha. Naku naman. Medyo spread out sila. Lalaban anyway. Round 2. Buybacks. And mamamatay pa yung Phoenix ngayon. Triple buybacks na. Ikumit ang Secret. At Vici. Atras pa yung Vici kasi wala silang Metamorphosis na available. But yung Refresher nagamit na. Yan na. Meron na meron pala. Na ulit. Meron na ulit. So, I don't think. 6,000. Yun. So, tatlong hero yung nagbuybacks sa Team Secret. So, that is a pretty good comeback. Low-key para sa PC gaming. Kasi at least, ayun nga, nakabawi sila ng buyback. And now they just have to kill those heroes one more time and they could finally end the game. They just Axe need good call and then just burst damage. Kasi ang dami na nilang item. They even have the heroes for him. They have the burst damage. Kailangan nung nilang i-synergize yung ano nila. Yung engagement. Oo, yung mga skills nila. Yung linisin nila yung team fight nila, kumbaga. Kasi ang galing yung, ano, yung Team Secret eh. Ang ganda ng engagement nila, especially si Nisha. Ito pa si Zai, pag gumabot to ng level 25 yung Phoenix Egg dito, pwede siyang tumangki kahit walang follow-up eh. Pwede siyang mag-bait out. But VG, they don't want the momentum for Secret. Gusto nilang putulin like the other clash na nangyari. Smoke dito sa top lane. Nako si Papi, malapit lang dito sa Bloodseeker. Pwede siyang ma-abyssal blade in. Nisha with the illusion. Then Ori, mapapapap yung smoke. Yan na nga yung Blood Rite. Alam na ng Secret yung positioning ngayon ng Chinese team na to. Axe burnout ng konting mana at hindi lang papalag yung Secret since high ground to para sa side ng Dire team. Roshan is nakakapaan na sila. Ayan, kabubuhay Roshan lang ni Roshan dito. Pumasok na agad yung DC game. 2 hours game daw to, sumpa ni Shan. Diyos ko, huwag niyo akong sisihin dito. Baka madamay pa yung mga, baka magalit yung mga co-caster ko dito. So, fourth Roshan na mga sir. Fourth Roshan. Meron ng Panda Speed. Refresher for mid one. Tingnan natin ha yung clash dito. Yang na burn out yung mana. Kailangan niya ng BKB. But then time-lapse na igamit na nga. Medyo alanganin. Cataclysm na gamit na nga. Na-finger pa si Zai. Supernova na igamit na dito sa loob ng clash. Mamamatay yung Phoenix. Wala nang buyback. Pero Meteor with the AoE defeating blast. At gagamitin dito yung Rapture for mid one. Echo Slam counter for Yapsor with a Fissure. Mamamatay nga si Yapsor. Pero buyback na gagamitin na dito. Cataclysm for the second time around. At mamamatay din si Paparazzi. Buyback. Vici Gaming kompleto sila. 4 versus 5. Going in si Fade. Lalaban ba dito si Papi? Wala pang Panda Split available on the chase. Ori and Yang going in. Berserker Skull. Merong Fissure sa dalawa. Pero Cold Snap. Defining Blast AoE. Merong Time Lapse. Yang. D. Naku, grabe naman si D. Papasok dito mana, ano? Siphon mana ba to? Mana Drain. Wala pang nakakakuha ng Fort Roshan. Then this is the perfect opportunity for VG Gaming to take out this one. Meron pa double damage si Terror Blades in Merte pa. Super delikado. What? Oh. Ayan na nga Ishii, eto na nga yung kinakatakutan nating lahat for the Chinese team to get out the fourth Aegis. Tawag dito. That was a really great engagement for both sides and I gotta give it to Axe. Yung call niya the two heroes and then mid one following with the tornado. Kumbaga parehong side, ayaw nila magpaawat and both teams are not budging in. Gusto talaga nilang pumalag to the end para sa engagement na ito. Wala nang buyback, Weaver na lang pala. Secret has pero ang buyback. Ganda ng mga, nakita niyo yun? Alam ko medyo naglalag. Naglalag yun, hindi nakita lagi. Pero maganda pa rin yun. Yung
Aghanims, ayun. Oo, oh, Aghanims, yung time-lapse kanina. Grabe yung time-lapse para kanina sa Axe. Kanina, kay ano, kay Terror Blade. Oh, my God, sobrang ganda. Sobrang ganda. Papasok na nga sila. Echo Slam is still on cooldown for how many seconds? 4 seconds for the Echo Slam. But the tower here for Paparazzi, kukunin niya na nga. Still spamming out the illusions. Yan nga yung fortification. Si Yang nasa front lines. BKB for Axe. Available na dito lahat ng secret. Maingat pa rin yung Vici. Yan natin dito. I mean, they could slow siege with the illusion. Kaya naman nila. Pero may ano eh. Yung team secret. May tornado. They have the Echo Slam at saka yung double cataclysm. Kuya Nick, salita ka na dyan, Kuya Nick. Salita na ako. Mm. Oh! Pinag-uusapan nila kanina yung Aghanim Scepter. Pag-usapan naman yung beefsteak kanina. Sarap ng beefsteak kanina. Comeback pa yata ito ng secret, mga pare, no? Oh. Ilang minutes game pa ba ito? Tingin mo, Kuya Nick. Ilang minutes pa ito? Ilang brosyan pa? Mga, hindi, basta siyan. Record holder yan. Record holder yan eh. Siyan, i-wish mo dapat mag-iwan ulit ng Marcano. Siyan. Huwag naman po. beat ba ulit yung record? Beat yung next record. Yun. No. Patay tayo dyan. 30,000 for Vici. Tapusin nyo na. 30,000 na ito. Yung Axe dito, magre-refresher pa with the refresher shard. Ah. This could mean double BKB, double Berserkers ko. Double. Yung double ko, yun yung pinaka-importante. Double rice pa, may double rice. Hindi, may mga nag-2.5 pa yata. Patry pa yata yung iba eh. Ayos lang po yun, Pennywise. Yan. Ang saya-saya dun sa ESGS kanina. Skadi. Naku, eto yung net worth. Yeah, the net worth. Pero hindi na chine-check ng OBS ah, since this is not the game of farming anymore. Buyback na to. 30k agad yung network lead. Oo. Oh. No buyback sa whole team ng secret. Yung mo, ganyan kalaki na network mo, hindi mo matapos yung laban. Eh. Oo nga eh. Buti pa, kumain na lang muna sila ng beefsteak at saka yung butter chicken. Yan na, wala kayo nakikita ah. Nakita kasi yung t-shirt ko eh. Tamago number one! Tamago number one. Yari tayo dyan. Oo nga, no? Tamago tayo. Oo nga, tama. Wala kasi t-shirt Tamago, no? Wala po. Si Paparazzi. Kinuha ni Paparazzi dito, 300 range for the metamorphosis. Ito na nga yung attempt sa bottom lane. Kukunin na nga yung 30 tower. At the secret, ang katanungan, will they hold off yung bottom lane? Ito na ba yung last clash? Time-lapse gagamitin. Babalik pa rin yung mana pala nun sa time-lapse. Kino-cover up lang ng Bragrite. Ito na po si Yang. Papasok na yung Axe. Na-cold snap yung Axe. Makakapag-BKBO siya dito. At makakadepensa pa rin yung team secret. Shiva's Guard. For Zai. No attempt ng Echo Slam and yung Supernova. Maingat na naman sila for the second Sunder. Oh. May Sunder pa to available eh. Ayan na nga. At na timelapse na naman. Grabe naman itong makatimes yung Weaver na to. Every 16 seconds for the timelapse. Axe going in. At uunahin nila dito yung Phantom Lancer. At Phantom Lancer pamamatay. Wala siyang buyback dito. May cataclysm sana na napakaganda. But then si Midwan isusunod na. Fininger na. Double defining blast. Poppy frontlines. Yan yung Meteor. Huling bitaw ng Meteor. Magagamit na nga dito yung Aegis. But then kompleto pa yung Vici. Uncontested Poppy, wala nang panda split, Paparazzi, Refresher, Metamorphosis once more, at uunahin na nga nila yung throne, buyback for Phantom Lancer, bubble go siya sa laban, Yang, konti na ang buhay, Zai with the Sunray, meron na naman time lapse at makakalis, Supernova, wala nang Supernova yan, wala pa, meron pa siya, meron, hindi ginamit, open pa, si Paparazzi dito, wala na yung Aegis, mapapap na yung Manta style, lalaban na ho si Nisha, but then sayang yung Supernova, medyo back na yun. At makapasok na naman yung Axe sa dalawa. Berserker's Call. Echo Slam is still available. But then yap, Sir Yusepter. Echo Slam. Nagamit niya na nga. Huling Echo Slam na ng clash na ito. At bottom lane, mamamatay din yung Phoenix. At masusunod pa dito yung Phantom Lancer. Dieback. 1v5. Kompleto pa rin yung Vici. And this will be the GG in a 1-hour game.
sa side ng VG kung maganda yung kanilang performance dito. Naku, akala ko magto 2 hours pa yun ah. Magto 2 hours yung series. 1-1 eh. Best of 3 tayo, no? Oo. Best of 5. Kasi 1-1 eh. 1-1 eh. Tawag dito. I think what happened sa laban na yun is it went down to supports. Mm. Kasi isipin mo kinubera niya ng sorry. Kasi I think it went down to supports kasi isipin mo yung impact ni Weaver compared sa impact ni Earthshaker and ni Phoenix sa laban and then also bayad, ni Poppy. Bayad na bayad yung kanyang diba? Ano, yung kanyang time lapse talaga. And hindi lang yung time lapse, he also has Hex, 'di ba? Well, si Poppy ano ginagawa ni Poppy doon? Si Yapsword, they have BKB na rin. So they need a good timing and everything for the side of Secret. And then yun nga sabi ko sa Egg, ilang beses ginamit ni Zai yung Egg niya, Supernova niya na may BKB pa yung heroes ng BC Gaming. So walang Zai is there offlaner and hindi ganun ka lakas yung impact niya on his Phoenix hero, di ba? So I think what happened kasi si Midone, he was doing his job agad na mga tornado niya, he was also providing the damage. I think isa siya sa mga highest damage dealer for the side of Team Secret. Si Nisha din, he also did great job taking out the mana, delaying everything. And then yun na lang nagkatalo sa uli. Kulang sa lockdown na iba, no? Do you think it could have been better if Secret hindi sila nag-change ng lane? Kasi ginawa nilang invoker na safe lane yun eh. Tapos minitin nila yung Phantom Lancer eh. So, tumagal yung level invoker. Tumagal. Tapos yung supposed to be yung si Ori sa mid lane, yung Bloodseeker, kalaban versus Nisha, eh naka-farm ng mga si Ori. Tama naman. Kasi, and also, I think na Team Secret, they already have enough damage. Kailangan lang nila ng secured lockdown. Kasi ang dami ding lockdown ng ano eh. Ng VC Gaming. Meron silang Abyssal Blade. Yung call ng Axe, no? Yung call pa ng dalawa Axe, lagi. Diba? Yun, diba? Where sa side ng Team Secret, Zai's not doing his job. Yung Egg. And then wala din siyang Hex. Diba? Yes, you have the Shiva. Pero wala eh. Walang damage. And then si Yapsor, parang Yapsor, hindi din ganun kaganda yung explosive mga Echo Slam niya. Oo, hindi din ganun. Kasi nga, ang haga na ka-BKB. Kung mapapansin nyo dito, let's say, si Bloodseeker, he went for first item BKB. Ayan. First item niya, BKB. So, doon pa lang Yapsor. Nahirapan na siya. Also, Terrorblade, he went for the Dragon Lance BKB. Kurat na, no? Dito pa lang. Sinikir talaga nila yung pang 10K ano, sa, net worth lead na rin. Oh. Tama yan. Invoker at Archer's kalaban eh. Magandang decision na ipaparazzi. Saka lamang na lamang kasi sila eh. So they want to mag-start na mag-snowball dun sa laban na yun. I mean, tumagal lang yung laban kasi they just made a couple of mistakes sa side ng PC Gaming. Pero in the end of the day, it's still PC Gaming that just had more fun. Ako, short analyst lang dun. So tingin ko ang discarte papi ron. Alam ko na to. Pakita mo sa daming fight me. Fight me. So that best is best of 3 na lang. Best of 3 na lang tayo guys. So 1-1 yung score. Meron pa tayong third game coming right up. So I hope nag-enjoy kayo ha, kahit kami dito nag-enjoy lang kami. Galing lang kami ng ESGS. And shout out nga pala sa mga Solid Lupon na nagbumili ng mga t-shirts and then nagpa-picture sa amin. At maraming salamat ho sa inyo guys kasi nag-enjoy din kami lahat. So sa mga hindi nakapanood ng mga videos namin before, be sure to watch its aming YouTube channel, youtube.com/lupon. Pakita mo yung TD. Ha ha ha!